Life is uncertain. Yan po ang sinasabi, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Na ang buhay po natin ay walang katiyakan at ito ay kagaya ng isang fog o mist na now we see it and later it's gone, it vanishes. Kung kaya nga po, napakahalaga mga minamahal na mga kaibigan na ang buhay natin ay lagi nating itinatalaga sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, tayong lahat dito ay nahikiramay sa pagkawala ng ating mahal sa buhay. Nahikiramay po tayo sapagkat ang ating kaibigan, ang isang kapatid, o isang magulang, o isang kamag-anak ay pumanaw na. At ito ay nagdala po ng kalungkutan, nagdala ng kapighatian, at nagdala ng napakaraming luha sa ating mga mata. Pero alam niyo po, ang Biblia ay merong pangako sa atin. Na bagamat merong mga pangyayari na marahil hindi natin inaasahan, o kung sakaling inaasahan man natin, ay magdadala po ito ng kapanglawan sa ating mga puso at sa ating buhay. Pero atin pong panghawakan ang sinasabi ng banal na kasulatan, limang pangako na pwedeng maging pundasyon ng ating katatagan, na pwedeng maging batayan upang tayo ay magpatuloy sa buhay sa mga panahon na kagaya nito, na ang pinakamalapit nating mahal sa buhay ay nawala sa ating piling. Agaya po na sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes 3, na there is always time for everything, a time to be born and a time to die. A time for laughter and a time for tears, a time for mourning. At ngayon po, nasa panahon tayo na tayo ngayon ay nagdadalamhati. Nais po namin makiramay sa inyong pamilya. Nais po namin makiramay sa bawat isa na merong ugnayan sa isang kaibigan o kapatid o magulang na pumanaw na. Pero alam nyo, sa ating paikiramay, alam nyo ba na ang Diyos ay nakikiramay din sa atin. Sang-ayon po sa banal na kasulatan, ito po ang unang talata na nais kong basahin. Mga awit 34:18, Psalm 34:18 ay ganito po ang sinasabi. Psalm 34:18. The Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. Ang sabi ng banal na tala na ang Diyos ay malapit doon sa mga tao na ang kanilang puso ay bagbag, ang kanilang kalooban ay nabagbag, nang dahil na lamang sa mga karanasan na nagdala ng kalungkutan sa inyo at sa bawat isa. God is close to the brokenhearted. God is near. God is close to those whose heart are crushed by different kinds of circumstances. At kasama na po rito ang disease, dying, and even death moments. Kaya nga po ito ang unang panghawakan nyo, mga minamahal na mga kaibigan, mga minamahal na kapatid. Sa inyong kapanglawan, sa inyong kalungkutan, sa inyong paghihinagpis, hawakan ninyo ang pangakong ito na God is close to those whose hearts are broken. Nasaktan ka, alam ng Diyos yan. At ang Diyos ay hindi kanya pababayaan. Ang Diyos ay aalalayan ka sa iyong kalungkutan. Pangalawang talata na binabanggit ay nakasulat po sa John 11. Isang pangako ng pag-asa. Nang sabi sa John 11:25 ay ganito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Ang kwento pong ito ay tungkol kay Lazaro. Namatay si Lazaro, malapit na kaibigan ni Jesus. At nang dumako si Jesus sa libingan, John 11:35, ay binigkas ni Jesus, o binigkas sa banal na kasulatan, ang pinakamaikling pangungusap na nagsasabi, Jesus wept, o tumangis ang ating Panginoon sa Kristo. Nagpapahayag, nagpapakilala na ang Kristo na ating sinasamba, ang Kristo na ating pinaglilingkuran ay nababagbag din ng kalooban at siya ay nalulungkot din po sa pagkawala o pagkamatay ng isang lalaki o babae na mahal sa kanyang puso.
God is close to those who are crushed in spirits. God sympathizes and even empathizes to those who are crushed in spirit, who have this what we call a contrite heart. Nabagbag ang kalooban. Kaya nga po, panghawakan natin to. Si Jesus, ang buhay at pagkabuhay na maguli. Anong ibig sabihin nito? Na bagamat tayo ay mamamatay, bagamat ako ay mamamatay, pwede kong panghawakan na darating ang panahon na bubuksan ni Jesus ang susi niyang libingan at ipagkakalab niya sa akin ang buhay na walang hanggan. He is my life. He is my resurrection, that though I may die, I shall be raised to life again. I shall live again. Kasi yan ang pangako ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians 4, 16 to 17, hanggang 18, di ba sabi doon, na darating ang Kristo kasama ang mga anghel na may pag-ihip ng pakakak at unang bubuhayin ang mga namatay na tumanggap kay Jesus, mga namatay na banal, at ipagkakaloob ng Diyos sa kanila ang isang katawang hindi na po nasisira. This is the promise of God. Ito ang pangako ng Diyos para sa ating lahat. Kung kaya nga importante na panghawakan natin ang pangakong ito ni Jesus. He holds the keys of Hades. He holds the keys of the graves. He is our life and resurrection. He is the life. He is the resurrection. And He is the way, the truth, and the life. Yan po ang sabi sa banal na kasulatan. Kaya napakaraming pangako sa banal na tala. Puno kayo ngayon ng kalungkutan. Puno kayo ngayon ng paghihinagpis. Puno kayo ngayon ng pag-aala o pagkabalisa o pagkatakot kung paano nyo haharapin ang buhay. But this is the promise of God. May pangako ang Diyos sa atin, na Siya ay kasama natin kung papaanong sinamahan Niya ang pamilya ni Lazaro nang si Lazaro po ay pumanaw. Mahal na kapatid, di ba nakakatakot ang kamatayan? Nakakatakot ang karamdaman? Nakakatakot, di ba? Ang sakit na kung sakaling iiwan tayo o tayo ang mangiiwan sa pamilya natin. Pero panghawakan natin to, Jesus is the life and resurrection. Ano pa ang sinasabi sa banatala? Ito po ang sabi sa aklat ng Revelation 21:4. Revelation 21:4 ay ganito po ang sinasabi. Ang sabi dito, napakaliwanag, ay ganito. And God will wipe away every tear from their eyes, and there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Maliwanag po sinasabi ng Biblia na ang lahat ng ating kapighatian, ang lahat ng ating kalungkutan, maging kamatayan, maging bagbag ang kalooban, lahat ng ito ay merong tuldok. Ang ibig sabihin, hindi magtatagal, hindi maglalao, darating ang Kristo at papawiin Niya ang lahat ng luha sa ating mga mata. Papawiin Niya ang lahat ng sakit ng kalooban dito sa ating puso at papawiin Niya ang lahat ng karamdaman, kasama na po ang kamatayan. God will vanish death. Completely, totally, wala na pong kamatayan. Kaya yan po ang pangako ng banal na kasulatan sa atin ngayong oras na ito. Panghawakan po natin ito, mga minamahal na kapatid. Ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, isa pang pangako, John 3:16, nang sinamang sasampalataya sa Diyos, ang sinamang sasampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak, bagkos ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Nangako pa siya sa aklat ng Acts 16:31, nang sinamang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, magkakaroon ng kaligtasan siya kasama ang pamilya. Kaya nga po sa pagkakataong ito, kung ang kamatayan man ay nasa ating kalagitnaan, ang ating mahal sa buhay ay muli po nating makikita, kasi yan ang pangako ng banal na tala. Amen. Mga minamahal na kapatid, nawa ang mga pangakong ito ang panghawakan natin, at nawa lumakad tayo na kasama ang ating Panginoong Hesukristo.